كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم غدا في جنات النعيم في الجنة متقابلين وأن ينزع من قلوبنا من غل إن ربي على ذلك قدير. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayong mga Muslim ay alhamdulillah ginabayan tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pananampalatayang Islam, sa tunay na landas, sa tamang relihiyon. Kaya isa ito sa mga biyaya na dapat natin pasalamatan sa Allah, at pasalamatan din natin ang ating Diyos, ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil napapabilang tayo sa mga taong nagdarasal, sumasamba lamang sa Kanya. Pinapadali ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang mga pagsamba sa Kanya, pagdarasal, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pagbibigay ng zakat o obligadong kawang gawa. So naway tanggapin sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga mabubuting gawa. At ito'y gawing mabigat sa timbangan natin pagdating ng araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pinakaluging tao mula sa ummat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga tagasunod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga Muslim, ay ang taong nagsasala rin, nagdarasal, nagpa-fasting, gumagawa ng kabutihan, subalit walang saysay sa kanya yung ginagawa niya ito na pagsamba sa Panginoon. Bakit? Dahil meron siyang nagagawang pandaraya sa kanyang kapwa na kailangan niyang pagbayaran pagdating ng araw ng paghukom. So ngayon, kapag nadaya mong yung kapwa dito sa mundo, so ano yung ipambayad mo pagdating ng araw ng paghukom? Sa kabilang buhay, wala ng pera doon. Walang pesos, walang real, walang dolar. Saan ka hahanap ng dolar? Kung nagnako ka ng kalabaw mula sa iyong kapatid, so saan ka maghanap ng sarili mong kalabaw pagdating ng araw ng paghukom? Kaya, pambayad mo yung mabuting gawa mo hanggang sa walang matira sa iyo. Kaya nga, may hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at napakahalaga ang hadith na ito. Dapat nating tandaan at unawain. Kung saan isang araw, ang hadith na ito ay naisalaysay ni Imam Muslim at si Imam At-Tirmidhi, na ang mismong nag-ulat ay si Abu Huraira radiyallahu anhu. Isang araw, tinanong ng propeta ang kanyang mga kasamahan. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna manil muflis?" Alam ba niyo, sabi ng propeta, kung ano or sino ang tunay na muflis? Ang ibig sabihin ng muflis, yung talagang lugi at bankrupt, bangkarote. Yung nabangkarote ng nabangkaroteng tao, nalugi at nabangkrap siya. Yun ang kahulugan.
Sa wikang Tagalog, yung mismong salitang muflis. So, nung sagot ng mga sahaba, sabi ng mga sahaba, kalo, al-muflis fina, man la dirham lahu wala mata. Ang tinatawag na muflis, sabi ng mga sahaba sa amin, ay ang taong walang pera, ha? Walang dirham, at walang kagamitan. Yun ang taong bangkarote, sabi ng mga sahaba. So ngayon, ipapaliwanag na ng propeta kung ano ang tunay, al-muflis al-hakiki, kung sino ang tunay na bangkarote. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innal muflisa min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakat wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha wa daraba hadha وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم والترمذي. Ano ang tunay na muflis? Ano ang bangkarote? Anong sino ang taong tunay na nabankrupt? Sabi ng propeta, ang nabankrupt, ang tunay na muflis mula sa aking umma ay ang taong pagdating niya sa araw ng paghukom, nung nasa mundo pa siya, nagsasala, nagpa-fasting, nagbibigay ng obligadong kawang gawa, zakat. Ginagawa niyang mabuting gawain. Subalit ang problema, nung siya ay nasa mundo, dinaya niya ang kanyang kapwa. Shatama hadha. Ha? Inalipusta, minura, sinaktan niya sa pamamagitan ng kanyang dila ang kanyang kapwa. Wa qadhafa hadha. At pinaratangan ang kanyang kapwa. Wa akala mal hadha. Kinuha, kinamkam, ninakaw niya ang kayamanan. Inagaw niya ang kayamanan ng kanyang kapwa. Wasafaka damahada, at pinatay pa niya ang kanyang kapwa mananampalataya. Wadarabahada, sinaktan pa niya ang isang ito. Fayotahada min hasanatihi. So ngayon, magbabayad siya pagdating ng araw ng paghukom. Kaya, wala siyang pambayad, so ang pambayad niya ay ang kanyang mabuting gawain. Fayu itahada min hasanatihi. Yung mabuti niyang gawa, kung meron man, kukunin, ibibigay doon sa taong nadaya niya. Wahada min hasanatihi. So kung 10 yung mga nadaya niya, bigyan lahat yon hanggang sa maubos ang kanyang kabutihan. Kaya sabi ng propeta, kapag naubos na ang kanyang kabutihan, bago pa matapos ang kanyang pagbabayad, so ibig sabihin, hindi pa niya nabayaran lahat. So mangyayari, kapag wala na siyang pambayad na mabuting gawain dito sa mundo, dahil naibigay na niya sa mga taong nadaya niya. So kapag natapos o naubos ang kanyang kabutihan, ha? Ukhidha min khatayahum. Yung mga taong nadaya niya, yung mga kapwa niya mananampalataya na daya niya, kukunin, tatanggalin ang kanilang mga kasalanan at ibibigay sa kanya. Magiging kasalanan niya, ha? Ibibigay sa kanya, yun ang kaparusahan, dahil yun ang bilang kabayaran. Ibibigay sa kanya at siya ang magiging responsable sa kasalanan niyong na iyon. Faturihat alayh. Bibigay sa kanya mga kasalanan nila. Thumma turiha finnar, pagkatapos ang hantungan niya ay apoy ng impyerno. So kung akala mo
dito sa mundo, mashallah, nagdarasal ka, nag-aayuno, nagtuturo, nagbabasa ng Quran, nag-hajj ka, nag-umra, nagbigay ka ng kawanggawa, nagpatayo ka ng ano pa mang pinatayo dyan na subalit meron kang nagagawang mga malalaking kasalanan kabilang na ang zulm, pandayaray sa kapwa, malaki ang problema mo dahil magbabayag ka pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya, yambagi alal abd ay yuhafid ala hasanatihi minad daya. Kaya nararapat lamang sa isang lingkod, sa isang Muslim, na pangalagaan niya ang kanyang kabutihan mula sa pagkawala. Anong ibig sabihin ng pagkawala? Eh siyempre, pag may nadaya kang tao, mawawala yun sa iyo pagdating ng araw ng paghuhukom. Dahil pambayad mo. Kaya huwag na huwag kang mandaya ng ibang tao, kapatid. Ha? Dahil mauubos lang yung kabutihan na gagawa mo. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, naway, ang hadith na ito ay magsilbing aral sa atin upang maiwasan natin ang mga bagay na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang nagiging dahilan, sabab, lija'alil abd muflisan, nagiging dahilan upang magiging bangkarota ang isang tao pagdating ng araw ng paghukom. Maring dito sa mundo, mayaman ka, hindi ka bangkarota, hindi ka bankrupt. Marami kang pera, marami kang sasakyan, marami kang asawa, ano pa mang marami dyan. Pero pagdating ng araw ng paghukom, hindi ka nakakasigurado, hindi ka nakakatiyak kung hindi ka bankrupt. A'udhu billah. Kaya nga, pagdarasal natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na maiwasan natin to at tanggapin ang mga mabubuting gawain na ating nagagawa para sa kanya. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.